Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang game ng Los Angeles Lakers at ito ay kontra sa koponan ng San Antonio Spurs. Coming to this game mga ropa, nalasap ng Lakers ang kanilang sunod-sunod na talo. At meron silang standing na 10-7, samantalang koponan ng San Antonio Spurs naman ay may standing na 10-8. Hindi nakakalayo standing sa dalawang koponan na to mga ropa. At this time mga ropa, nakamit na ulit ng Los Angeles Lakers ang kanilang inaasam-asam na panalo. Ngayon mga ropa, ito ang naging diskarte nila LeBron James para ipanalo ang game na to kontra kay Victor Wembanyama at sa Spurs. Ito ang game analysis at breakdown. Simulan na natin to. Okay, game. Ito muna ang unang pansinin natin sa ginawa ni Coach JJ Redick sa lineup ng koponan ng Los Angeles Lakers. Itong kanyang first five, napaka-interesting nito. Dito kasi sa first five ni Coach JJ Redick, mga ropa, binalik niya na sa starting five si Dalton Kinect. Ngayon ang starting point guard niya si Austin Reeves at ang shooting guard niya mga ropa si Dalton Kinect. Ang kanyang mga forwards dito ay si Rui Hachimura at si LeBron James at ang kanyang center ay si Anthony Davis. Unang beses na ginamit ni Coach JJ Redick ang lineup na to, mga ropa, at medyo lumaki ang lineup ang starting five ng koponan ng Los Angeles Lakers. At the same time, nagkaroon din sila ng shooting dito sa lineup na to. At dito sa unang possession ng Los Angeles Lakers, mga ropa, naka-zone defense dito ang San Antonio Spurs sa kanila. Pansinin natin dito ang depensa ni Victor Wembanyama. Matchup niya dito kay Anthony Davis, mga ropa, nag-make ng move sa AD. Yun nga lang, access denied dito kay Victor Wembanyama ang galaw ni AD. Sa kabilang banda, mga ropa, nakabawi naman si Anthony Davis dito sa depensa. Na-steal niya ang pasan ni Victor Wembanyama dito sa may left side corner. At nag-resulta to sa fast break ng Lakers na pinangunahan ni LeBron James. Easy 2 points para kay LBJ. It's good. At sabi ko nga mga ropa, ang matchup dito ni Victor Wembanyama, syempre si Anthony Davis, nakatapatan niya sa kanyang position. At pansinin natin dito mga ropa, si Anthony Davis nasa may ibabaw siya sa depensa dito against si Victor Wembanyama. Ngayon mga ropa, isa sa strength ni Anthony Davis ang pagbantay dyan sa may ibabaw sa may 3-pointer kahit na center position ang nilalaro niya. Pero mga ropa, si Victor Wembanyama ngayong season ay tumitira ng huge amount of 3-pointers. At dito nga mga ropa, sa scenario na to ay tinirahan niya si Anthony Davis ng 3-points. Hindi naman napahiya si Victor Wembanyama dito sa may 3-pointer niya against kay Anthony Davis dahil basket is good para sa kanya. Ngayon mga ropa, dito sa possession ng Lakers, dito natin makikita ang importansya ng isang Dalton Kinect sa starting five ni Coach JJ Redick. Para sa akin mga ropa, itong move na to ni Coach JJ Redick na ipasok ulit sa first five si Dalton Kinect ay napakaganda at effective na move para sa koponan ng Lakers. Pansinin natin dito mga ropa na naka-man-to-man defense dito ang koponan ng Spurs, pero yung man-to-man defense na yan, meron yan double team na sinesend ang koponan ng Spurs. Yan ay para makontain ang offensive player ng kalaban na sinusubukan mag-isolate. At dito nga mga ropa, sinusubukan ni LeBron James na mag-isolation play dito sa koponan ng Spurs. Kaya agara naman nag-send ng double team dito sa koponan ng San Antonio Spurs. Yun nga lang mga ropa, yung nag-send pa ng double team dito ay yung bumabantay kay Dalton Kinect. Na-anticipate ni LBJ scenario na yan na na-open si Dalton Kinect dito sa may 3-pointer dahil nga sa double team na sinend ng player na to against sa kanya. Ang daling basa lang nito mga ropa, open na open si Dalton Kinect dito sa may 3-pointer. Na-late ngayon sa closeout ang koponan ng San Antonio Spurs dito kay Dalton Kinect. Kaya ang tendency at outcome nito mga ropa, open 3-pointer para kay Dalton Kinect. Basket is good para sa kanya. Ngayon mga ropa, yan ang napakagandang epekto sa lineup ni Dalton Kinect dito sa may first five. Kung mapapansin nyo, si Cam Reddish ang first five nila bago ipasok ng si Dalton Kinect sa may first five. Ngayon si Cam Reddish ang napoprovide niya, hassle at defense. Pero si Dalton Kinect mga ropa, streaky shooter to at the same time may height at tangkad din na meron si Cam Reddish. Ang tendency nito mga ropa, dahil shooter si Dalton Kinect, hindi na siya pwedeng iwan ngayon ng San Antonio Spurs dito sa may 3-pointer. Na maaaring magresulta sa pag-spread out ng defense ng San Antonio Spurs dito sa game na to. At ito pa mga ropa, again possession ng koponan ng Los Angeles Lakers. At si Dalton Kinect ulit ang pinasaan dito sa mid-range. At tingnan natin ang ginawa ni Dalton Kinect dito mga ropa. Quick trigger shot agad ang pinukol niya dito sa mid-range jumper. At ang tangkad ni Dalton Kinect mga ropa. Nahirapan siyang maabot dito ng defender ng koponan ng San Antonio. At the same time, ang gandang shooting form niyan mga ropa para kay Dalton Kinect. Ang tendency at outcome niyan mga ropa, easy 2 points para kay Dalton Kinect. Basket is good. Sa game na to mga ropa, si Dalton Kinect ang game high para sa koponan ng Los Angeles Lakers with 20 points together with 8 rebounds sa tumatagintig na 8 out of 15 shooting sa field. Dito pa lang mga ropa sa ambag ni Dalton Kinect na 20 points sa tumatagintig na 8 rebounds ba yan? 8 out of 15 shooting. Masasabi natin magandang move ang ginawa ni Coach JJ Redick dito na ibalik sa first 5 si Dalton Kinect. Dito sa unang bahagi ng laro mga ropa, maagang nakalamang ako po ng Los Angeles Lakers. At dito nga nakakuha si Austin Reeves ang kanyang corner 3-pointer sa may right side. Easy money, no problem. Basket is good para kay Austin Reeves. At again, napakagandang cut ang ginawa ni Dalton Kinect dito mula sa pasa ni Anthony Davis. At ang tendency outcome niyan mga ropa, open lane para kay Dalton Kinect. Slam dunk na to, basket is good, easy 2 points para sa kanya. Kaya sa pagkakataon na to mga ropa, 34-23 agad ang score, lamang agad ang koponan ng Los Angeles Lakers sa unang bahagi pa lamang ng laro. At dito din sa second quarter na to mga ropa, nangyari yung post move ni Victor Wembanyama against kay the King LBJ. Iwan sa depensa dito si LeBron James mga ropa, easy 2 points para kay Victor Wembanyama, panis si LBJ dito sa senaryo na to. Pumukol at tumulong din naman ang second unit ng Los Angeles Lakers sa panalo na to kontra sa San Antonio Spurs. Si D'Angelo Russell ay nagambag ng tumat
Taginting na 17 points sa 3 out of 6 shooting niya sa may 3-pointer. 7 out of 11 yan sa field. At dito nga mga ropa, nakuha niya ang 3-pointer dahil nga sa defense ang ginagawa dito ng San Antonio Spurs. Sa pagkakataon na to, dumaan sa ilalim ng screen ni Christian Coloco dito yung defender ni D'Angelo Russell. Ang tendency at outcome niyan mga ropa, open na open tuloy si D'Lo dito sa may 3-pointer. Basket is good para kay D'Lo. Pero dito sa pagtatapos sa second quarter hanggang sa third quarter mga ropa, bahagyang nagkaroon ng run dito ang kupanan ng San Antonio. Nakakuha sila ng mga transition points dito or pass break points kung nasa depensa ng Los Angeles Lakers. Ilang beses nangyari yan. At bago matapos sa second quarter mga ropa, buti na lang si Austin Reeves nakapukol ng buzzer beating 3-pointer dito sa may left side corner para magkaroon pa rin ng commanding lead ang kupanan ng Los Angeles Lakers pagpasok ng third quarter. Ngayon mga ropa, dito sa third quarter nagkaroon na talaga ng run ng kupanan ng San Antonio Spurs at pinangunahan niya ng rookie nila na si Stephon Castle. Malayo ang pukol na 3-pointer dito ni Stephon Castle mga ropa at hindi yan inaasahan ni LBJ na ipupukol ni Stephon Castle ang 3-pointer dyan. At yung malayong 3-pointer naman yan mga ropa ay basket is good para kay Stephon Castle, no problem. At bukod pa dyan, nagmamando din ang bola tong rookie na to na si Stephon Castle at dito nagsisend ng double team at close out ang kumunan ng Lakers. Yun nga lang mga ropa, pag send nila ng double team katulad ng San Antonio Spurs, may now open talaga na player dito sa may 3-pointer. At sa pagkakataon na to mga ropa, si Victor Wembanyama na open sa may 3-pointer. Pangalawang 3-pointer ni Victor Wembanyama dito sa game na to. Tumatagin din nga pala na 2 out of 9 si Victor Wembanyama sa may 3-pointer dito sa game na to kontra sa Lakers. At again mga ropa, dito sa play na to ng San Antonio Spurs, ang may hawak at nagmamando naman ng bola ay si Stephon Castle. Pansinin natin na nagset ng screen si Victor Wembanyama dito sa may ibabaw at nagroll na siya papunta doon sa may rim. Ngayon mga ropa, ang pagkakamali dito sa depensa ng Lakers, butas na butas yung paint nila sa may depensa. Kaya pag send ng double team dito ni Anthony Davis at ni Austin Reeves dito sa may ibabaw kay Stephon Castle, ang nangyari at tendency nito, help sana dito si Dalton Ganek pero huli na ang lahat para sa raduan ng dadaanan ni Victor Wembanyama dito. Ang tendency at outcome, easy 2 points para sa kupunan ng Spurs. At ngayon mga ropa, sa pagkakataon na yan, tambakol na ang kupunan ng San Antonio pero nakahabol na sila sa puntos. At sa 3-pointer na to ni Harrison Barnes, naging 65-61 na ang score. 4 na puntos na lang ang kalamangan ng Lakers. Hindi natin may kakailan na malakas na talaga ang team ng San Antonio ngayong season. 10-8 nga sila sa standings. Kaya hindi na lang talaga basta-basta matatambakan ang kupunan na ito. Pero agaran naman pinatahimik na Dalton Ganek ang mga fans sa loob ng arena ng San Antonio sa kanyang 3-pointer na ito sa may top of the key. Bago pa lang nagdidiwang kupunan ng Spurs, yun nga lang mga ropa, silencer ni Dalton Ganek dito sa may 3-pointer. Basket is good, easy money para sa kanya. At dahil yan sa 3-pointer na yan ni Dalton Ganek mga ropa, nag-spark ang run ng kupunan ng Lakers at tinambakan na ulit ang kupunan ng San Antonio. At sa pagkakataon na to mga ropa, walang nangyaring comeback sa side ng kupunan ng San Antonio. Hindi nangyari yung katulad na naganap sa ginawa nila kontra sa kupunan ng Golden State Warriors. Kaya ang tendency at outcome mga ropa, tumataginting na 119-101 na score. Tambakol ang kupunan ng San Antonio. At sa wakas nanalo na ulit ang kupunan ng Los Angeles Lakers, tumataginting na 11-7 na sila sa standings. Unang game na first 5 ulit si Dalton Ganek kasabay niya dito si Rui Hachimura at shooting guard na nilalaro niyang position dito. Ngayon mga ropa, abangan natin yung mga next game ng Los Angeles Lakers kung saan ito ulit yung starting 5 na gagamitin ni Coach JJ Redick. Tingnan natin kung effective ba talaga o sadyang nakaisa lang sila dito o nasa kupunan ng San Antonio. Ngayon mga ropa, ano inyong opinion? Tingin nyo maging effective at magsasucceed ba ang lineup na to ni Coach JJ Redick sa mga susunod na games? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.